bansang Singapore ay matatagpuan sa Southeast Asia, kapitbahay na bansa lamang ito ng Pilipinas. Ito ay isang maliit na bansa lamang. May land area ito na 728 square kilometers at populasyon na umaabot sa 5.7 milyon na tao. Kung ikukumpara sa Pilipinas, ay halos kasinlaki lang ito ng Metro Manila, kasama ang kalapit na mga bayan at lungsod. Higit na mas maraming tao rin ang Metro Manila kumpara sa bansang Singapore. Tulad ng ibang mga bansa sa mundo, ay salat din ito sa likas na yaman. Ngunit sa nakalipas ng mga dekada hanggang sa kasalukuyan, ang bansang Singapore ay nananatili bilang isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Sa katunayan, ay higit pang mas mayaman ito kaysa sa mga bansa sa Europa. Bakit at paano yumaman ang bansang Singapore gayong salat ito sa likas na yaman at mahihirap na bansa ang mga kapitbahay nito? Handa ka na bang malaman kung bakit? Ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Ang Singapore ay naging ganap na isang malayang bansa lamang noong August 9, 1965. Ito ay matapos silang humiwalay mula sa pagiging member ng Federation of Malaysia. Ang Singapore ay isang dating mahirap na bansa lamang din. Tulad ng ibang mga bansa na mahihirap, marami ring squatter dati sa bansang ito. Ngunit naging maunlad ito dahil sa maayos na pamumuno at pamamahala ng kanilang kauna-unahang Prime Minister na si Lee Kuan Yew. Isa sa mga sektor na tinutukan ay ang pabahay. Naging maayos ang programa ng pabahay sa bansang ito, kaya nagkaroon ng maayos na tirahan ang mga mamamayan. Dahil dito, ay tuluyan nilang nilisan ang buhay squatter at umangat ang pamumuhay nila. Isa pa sa isinagawang reforma ng Singapore ay may kinalaman sa pagninegosyo at pananalapi. Dahil sa pagbabagong ito, ay marami ang nahikayat na mamuhunan sa Singapore. Magpahanggang sa kasalukuyan, ay isa ang Singapore sa paboritong paglagakan ng puhunan ng mga negosyante sa buong mundo. Maraming multinational company ang nakabase sa Singapore bilang kanilang regional headquarter. Sa pangyayaring ito, ay nagkaroon ng maraming trabaho ang mga mamamayan ng Singapore at umangat ang kanilang ekonomiya. Kilala rin ang Singapore sa malinis na pamamahala. Ayon sa Transparency International, ang Singapore ay isa sa pinaka-least corrupt na bansa sa mundo. Ang ibig sabihin nito ay madaling magnegosyo sa bansang ito dahil sa walang korupsyon na nangyayari sa mga ahensya ng gobyerno. Dahil dito, ang pera ng pamahalaan ay napupunta sa mga mamamayan at sa pagsasaayos ng mga pasilidad ng bansa. Isa sa katibayan ng maayos na pamamahala ng mga namumuno sa bansang Singapore ay ang mga world-class facilities nito. Ang Changi Airport ng Singapore ay kilala sa mundo bilang world's best airport. Ang Port of Singapore naman ay isa sa busiest seaport sa buong mundo. Ang Singapore General Hospital ay kabilang din sa top 10 ng global top hospitals ayon sa isang survey. Dalawang university naman ng bansang Singapore ang kasama sa top 100 ng world's best university. Ito ay ang National University of Singapore at ang Nanyang Technological University. Bukod sa mga nabanggit, ang Singapore ay isa sa mga bansang may maayos na public transportation. Hindi problema ang traffic sa bansang ito, gaya ng ibang bansa tulad ng Pilipinas. Kilala rin ang Singapore pagdating sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng kapaligiran. Maayos ang kanilang paraan ng pagtatapon ng mga basura. Isa pa sa pinagmamalaki ng Singapore ay ang kanilang national flag carrier. Ito ay ang Singapore Airline, na isang tanyag na airline sa buong mundo. Bagamat limitado sa lupa at biyaya ng kalikasan,
ay angat din ang turismo ng bansang ito. Isa ito sa madalas puntahan ng mga turista na gustong mamasyal at maglibang. Matatagpuan dito ang Universal Studios na isang kilalang theme park na nagbukas sa Resorts World Sentosa noong 2010 lamang. Gayon din ang Marina Bay Sand na kilala naman bilang pinakamahal na casino property sa buong mundo. Kasabay ng pag-unlad ng bansang Singapore ay nabawasan din ang bilang ng krimen sa nasabing bansa. Ang Singapore ay tinuturing na isa sa pinakaligtas na bansa sa buong mundo. Tunay na kahanga-hanga ang accomplishment na ito ng Singapore. Gayunpaman, kahit isang mayamang bansa na ang Singapore, ay hindi pa rin ito ligtas sa mga kritisismo ng mga tao. Ang Singapore kasi ay hindi isang ganap ng malayang bansa. Ang pamamalakad dito ay maihahambing sa isang authoritarian regime. Kontrolado ng gobyerno ng Singapore ang media. Sa makatwid, ay limitado ang press freedom sa bansang ito. Hindi rin pinahihintulutan ang pagtitipon o pagsasagawa ng demonstrasyon, lalo na yung may kinalaman sa politika. Naiiba ang Singapore kumpara sa ibang mayayamang bansa gaya ng Amerika, Canada, New Zealand at iba pang mga bansa na may ganap na kalayaang magpahayag ang mga tao. Isa pang puna sa bansang Singapore ay ang mataas na cost of living dito. Ang Singapore ay kabilang sa mga bansang may pinakamataas na cost of living. Sa madaling salita, ay masyadong mahal ang presyo ng mga bilihin dito kung ihahambing sa ibang mga bansa. Nakita natin na kahit mayaman ang bansang Singapore, ay hindi pa rin ganap na masaya ang mga tao. Patunay lamang ito na hindi lamang kayamanan ang batayan ng masayang pamumuhay sa mundo. Ano sa palagay mo ang dapat na matutunan ng ating bansa mula sa bansang Singapore? Mag-comment lang ng opinion mo sa baba. Hanggang dito na lamang ang video na ito. Maraming salamat sa panonood.